Inilipat na sa Quezon City Jail ang dating aktor na si Patrick De La Rosa. Matagal na po namin ibinabalita na siya po ay naaharap sa kasong panggagahasa. Nakatutok si Rafi Tima. Ito pa rin ang pakiusap ng dating aktor at Mindoro board member Patrick De La Rosa nang subukang hinga ng pahayag ng media patungkol sa reklamong rape laban sa kanya. Kanina, inilipat na siya mula sa Quezon City Police District Station 7 papunta sa Quezon City Jail. Gaya ng mga pangkaraniwang akusado, isinailalim siya sa fingerprinting, mugshot at medical examination bago ipasok sa siksikang kulungan. Inakusahan ng dating aktor ng panggagahasa kay alias Roxanne, isang college student, matapos umarong isang inuman sa isang condominium unit sa Quezon City may 2 linggo na ang nakaraan. Pero sa sulat na ipinadala ni De La Rosa kay Oriental Mindoro Governor Alfonso Umali Jr., itinanggi ng dating aktor ang akusasyong rape. Gawa-gawa lang daw ito at maglalabas daw siya ng ebidensya para ito ay pabulaanan. Sumulat si De La Rosa sa Mindoro Provincial Government para mag-leave of absence habang siya ay nakakulong. Ang mga kaibigan ni De La Rosa, nagpa-interview sa GMA News sa mismong kondo kung saan sinasabing naganap ang rape. Pero tumanggi silang humarap sa kamera. Naroon daw sila noong gabing tinutukoy ng biktima. At ayon sa kanila, inamin umuno sa kanila na Roxanne na walang nangyaring panggagahasa. Bilang babae din, syempre mas kakampihan mo yung alam mong, akala mong na-agrabyado. Pero paano mo nalaman na... Nung nandun na po kami sa presinto, doon na lang po niya sinabi. Oo, oh, inamin niya na wala naman palang, hindi lang, wala naman nangyari, tsaka hindi lang talaga siya nagahasa. Yung act na talagang ginawa, wala daw. Anong naki-observahan mo nung una sila nag-meet? Ayos naman sila eh, bibiruan pa sila dito eh. Nanahimik na lang daw sila bagamat hinihingi ng biktima ang kanilang suporta. Pero nagdesisyon na raw silang magsalita matapos magbigay ng pahayag ang biktima sa media. Hiningan namin ang reaksyon ng abogado ni Roxanne sa pahayag ng kanyang mga kaibigan. Pero isang text message lamang ang tugon nito kung saan iginit niyang nakikipagtulungan sa pulisya ang kanyang kliyente at pinaninigan daw niya ang nakasaad sa kanyang reklamo. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras.